2019 ng aking makilalang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Francis. At ako naman ay pwede man nang itago sa pangalang Maricel. Nagtatrabaho ko noon bilang isang tindera sa Damitan, isang lugar na nasasakupan ng Kamaynilaan. Dahil tulad ng iba, matapos ko na makagraduate ng high school, ay mas pinili ko nang magtrabaho para mabili ang ilan sa aking pangangailangan at makatulong na rin sa aking mga magulang. At dahil wala pa ako sa tamang edad para mag-apply sa mga kumpanya na pwede na ang high school graduate, ay nagtiyaga muna ako sa mga pwedeng pagkakitaan at tanging barangay clearance lamang ay pwede na. Marami akong pinag-applyan pero doon ko nang nalaman kung gaano kasarap ang pakiramdam ang merong hawak na pera. Ay siya namang napakahirap pala kung gaano ito kitain. Dito ko naisip na kaya pala ganun na lang kung magligalig ang aking mga magulang tungkol sa pera na aming ginagasta sa pag-aaral na di umano ay hindi nila pinupulot ang pera. Halos naikot ko na ang mga establishmento sa lugar namin. Palengke at magbaka sakali sa mga grocery store ay naging maalat para sa akin. Bukod sa tamang panggalawan lamang ang kita ay hindi lamang naman ako ang naghahanap ng trabaho. Bukod doon, tingin ko ay meron silang pinipili at iyon ay ang itsura. Medyo inilayo sa akin maliban sa pagiging maputi ko at sexy din naman. Hindi ako nagpatalo at inisip ko ang pakiramdam ng merong hawak na pera. Hanggang sa naging tindera ako sa Damitan, isang sakay mula sa amin. At kung sinisipag ka naman, maglakad na lang at kayang-kaya. Naging masaya ako sa aking unang naging trabaho. Bukod sa mabait ang aking amo, ay wala akong ginagasto sa pagkain dahil sagot nila. Kasama na ang aking snack. Maliban siyempre sa aking pamasahe. Maliban sa aking mga dating kakilala na nakita ako sa aking pinapasukan, nadagdagan din ang aking kakilala dahil sa mga naging customer ko sa Damitan na mukhang ang karamihan. Ang lalaki ay pakikipagkilala lang naman talaga ang gusto at hindi ang pagbili. At isa na nga sa kanila, si Francis, na pinakitaan agad ako ng kanyang pagiging galante. Simula na maging customer ko siya sa Damitan at payagan ko siyang kami ay maging magkaibigan. Sa isip ko ay wala namang masama doon. Yun nga lamang, kung minsan o madalas pala, ay pinagtitinginan kami ng mga tao na nakakakita sa amin pag kami ay nakikitang magkasama. Monday kasi ang aking day off at simula nang maging magkakilala kami ni Francis ay sumasama ako sa kanya para kumain sa labas at naging komportable naman ako sa kanya. Bukod doon, simula nang maging friend kami ni Francis, nakakakain ako sa mga resto na dati sinasabi ko lang sa aking sarili. Pag ako nagkatrabaho at nagkapera, kakain ako dyan. Kaya lang halos lolo ko na si Francis dahil sa 70 years old na siya ng aking makilala. The rest ay okay naman maliban sa pagiging galante. Latang may pera ay maayos siya kung manamit. Yun nga lang, para sa akin, kung si seryosong relasyon ang usapan, ay mukhang negative pagdating kay Francis. Hindi naman sa pagiging mapanghusga dahil nga matanda na siya at maaring sa edad niyang iyon, pagdating sa sausaw suka, mahuli taya, ay mukhang wala nang ibubuga pa si Francis. At ang alam ko pag ganoon ang katanda, ay pasmado na ang inaasahang ugat patungo sa kalangitan. Pero siyempre, gusto mo kapagkaibigan ng tao at wala namang masama sa ginagawa namin. Respeto na lang. Respeto sa nakakatanda, kumbaga. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na kapag nakukuha mo ang isang bagay ng libre at walang kahirap-hirap
ay mapapaoo ka na lang kapag ikaw ay niligawan. Sabihin na lang nating napasubo na ako. Huwag naman sana sa pakikipagkaibigan ni Francis at naging praktika lamang ako sa buhay. Bukod sa malaki ang naitulong sa akin ni Francis, ay na-overwhelmed ako sa kaya niyang ibigay sa akin. Kaya naman, kahit hindi si Francis ang tipo ng boyfriend na hinahanap ko, ay sinagot ko siya ang kanya kong ligawan. Sa kondisyon na kaming dalawa lamang ang dapat makaalam. Nagtagal ang aming relasyon na nalaman na rin ang aking among babae at ang kanyang payo kung nagbibigay, tanggapin. Basta wag na wag daw akong manghihingi. Magparinig, pwede. At dapat raw ay dadamay ko siya pag nag-abot ng pangmeryenda. At dahil alam na rin naman ang aking madam, sinabi kong hinihingi na ni Francis ang aking permiso na makapag-swimming siya sa aking balon ng buhay. At naitanong ko kay madam kung ang ganong edad ba ay posibilidad pa kayang hindi pasmadong ugat. Ang ugat ng buhay, natawa sa akin si madam at ang kanyang sagot. Kung ang sir mo nga na di hamak na mas bata kaysa kay Francis, ay hirap ng makaisa. Sa tingin mo si Francis pa kaya? At doon ay nalipat sa aking personal buhay ang usapan. Nang masabi ni madam na huwag mong sabihin sa akin na sa bata mo pang iyan, butas ka na. Ngumiti na lang ako at sinabi ko kay madam na sobrang sa pagmamahal sabay tawa ko ng malakas. Then dagdag ni madam, sa bagay, yan ang uso ngayon . At sa tingin ko naman ay hindi ka mapupunlaan ni Francis. Sa edad ba naman niyang yon? At nagkatawanan kami ni madam. At kung maitatanong naman ninyo kung kailan ako nakatikim ng buhay na imbutido, ay nung ako ay high school bago mag-fourth year. So sobrang gwapo kasi ng aking boyfriend ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Labis akong naniwala na kahit makagraduate kami ng high school at kahit hanggang sa makatapos kami ng pag-aaral, ay hindi niya ako ipagpapalit sa iba. Naniwala ako dahil bukod sa siya ang aking unang boyfriend, ay pakilala na rin siya sa aking mga magulang. At dahil hindi pa expert ang lola niyo pagdating sa pag-ibig, nang akala ko dati ay sapat na ang salita at ang aking pagtitiwala ay hindi pala. Nag-graduate pa naman ako ng high school na kami pa. At sa mga araw na kami pa ng aking high school boyfriend, ay may kung ilang ulit din kaming alam nyo na, nang walang pag-aalinlangan. Pero after namin makagraduate, bakasyon, ay hindi ko na siya nakita. Isa rin ang aking pagiging broken-hearted. Kaya naghanap ako ng magpapagaan ng aking loob. At si Francis ang nakakuha ng aking atensyon. Sumama ako kay Francis para ipakitang seryoso ako sa aming relasyon. Panay na rin kasi ang kanyang pangongonsensyo sa akin na ikinahihiya ko raw siya at para patunayan ko ay pumayag ako maglaro kami ng bingo sa letra ng enye. Kahit ang totoo, ang nasa isip ko sa edad niyang yon ay maaring hanggang tingin at plano na lamang si Francis. Pero hindi ko alam kung anong klaseng magic ang kanyang ginawa. At akin ding ikinagulantang at ikinagulat dahil sa animoy kabuting maugat ang lumabas mula sa lupa. Ang aking inaasahang walang kalaban-laban ay tila isang matikas na sundalo at panglong-lasting ang itinagal sa bakbakan. Noon ding araw na iyon, pakiramdam ko ay kinuha na ni Francis ang lahat ng kanyang patubo at mukhang napaghandaan talaga niya. Bagay na hindi pa naman ako nakapaghanda. Dahil hindi ko naman inakala na pag isang lolo pa lang nag-aya ay hindi isang biro. At mali ako sa aking akala na hanggang plano na lamang ang kaya ni Francis. Nakalimutan ko ang isang bagay na
100% masiguradong may kalalabasan kapag pinagplanuhan. Parang gusto kong sisihin si Madam dahil siya ang nabigay sa akin ng isang halimbawa sa pagitan ng kanyang asawa at kay Francis. Hindi ko rin naisip na may mga taong nagiging masigla o excited kapag bago sa kanila ang isang putahe. Nasabi ko ang bagay na iyan dahil nung mga sumunod na paglabas namin ni Francis ay hindi na siya tulad nung dati. Dahan-dahan na rin nawala ang kanyang pagiging galante. Hanggang sa mismong siya ay hindi na nagpapakita sa tindahan. At ang lahat ay akin ding naikwento kay Madam. At dito po nagtatapos ang ating maikling saysayan sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat sa pakikinig.